Masaganang araw para sa ating lahat. Narito ang ating horoscope para sa araw na ito. Bago tayo magpatuloy, e-click lang ang subscribe button at notification bell para ma-update ka sa iyong horoscope, sa mga newly subscribe welcome, at sa mga sumusuporta sa ating channel. Salamat! Ang horoscope ay isang balangkas ng mga geocentric na mga posisyon ng mga planeta na may kaugnayan sa mundo habang gumagalaw sila sa ecliptic sa taon na nilang paglalakbay sa paligid ng araw, at kaugnay sa pang-araw-araw na paggalaw ng daigdig. Ito ay naihanay kaugnay sa lugar at oras ng isang kaganapan. Ang pagbuo at interpretasyon ng horoscope ay batayan sa pagsasanay sa astrological, na nagbibigay ito ng hula sa hinaharap ng isang tao, batay sa mga posisyon ng mga planeta, dahil ito ay isang diagram na posisyon ng mga planeta, at palatandaan ng zodiac sign sa isang partikular na oras at lugar. Aries, kung mayroon kang sariling produksyon, ang tagumpay ay kasama mo. Maging mapagpasensya sa iba at subukang makipagkompromiso. Maaari mong makita ang iyong sarili sa isang malalim na nag-iisip at pilosopiko na mood, na paulit-ulit na binabalikan ang iba't ibang mga kaganapan at pag-uusap sa iyong isipan upang subukan at makarating sa ilalim ng isang dilema. Napagtanto na ang mga paghihirap ay humahadlang sa iyong mga salita upang maabot ang mga taong nilayon para sa kanila. Ang ilang malalim at maingat na pag-iisip sa paksang nababahala sa iyo ay maaaring may malaking halaga ngayon. Maaaring lumala ang iyong sitwasyon sa pananalapi. Ito ang perpektong oras para magayos ng outing. Matagal mo nang alam na kailangan mong magbago kung makakahanap ka ng tunay na kaligayahan. Nagtakda ka ng isang layunin na napagpasyahan mong makamit, ngunit mag-ingat dahil maaari kang mabago ng hindi inaasahan. Asahan ang isang hindi pagkakaunawaan sa mga kasamahan o kasosyo sa negosyo sa iyong lugar ng trabaho tungkol sa pera na maaaring humantong sa iyong mga personal na pagkalubig. Ang enerhiya ng cycle na ito ay tutulong sa iyo na harapin ang ilang mga damdamin na marahil ay hindi mo pa handang aminin sa iyong sarili. Pipilitin ka ng mga huling pangyayari na panindagan ang iyong mga prinsipyo, ngunit maaaring hindi ka magtagumpay sa mismong sandali, kaya manatiling kalmado. Ang tagumpay ay nasa iyo kung ikaw ay nagtatrabaho sa isang malikhaing larangan. Sa cycle na ito magkakaroon ka ng pagkakataong baguhin ang ilang partikular na bahagi ng iyong buhay kung hindi ka maingat. Magkakaroon ka ng malubhang pagkalugi sa pananalapi na hindi mo na mababawi sa lalong madaling panahon. Ang mga planeta ay nangangako sa iyo ng mahusay na tiwala sa sarili at espiritual na pagkakaisa kung naaalala mo na ang pagtatasa sa sarili ay nakikinabang sa iyo. Ano man ang pagpapasya mong gawin, maaari mong makita na ang iyong mga plano ay nagbabago at nagbabago, lalo na kung nagpasya kang gumawa ng isang bagay na hindi karaniwan. Ang isang paglalakbay, kahit na sa tag-ulan, ay nakaka-relax. Ang panahong ito ay kanais-nais para sa pagsasakatuparan ng iyong mga kagustuhan. Ang panahon ng planetary energy ay nagdudulot ng isang magaan na diskarte sa iyong mga personal na relasyon. Ikaw ay magagalitin, huwag pansinin ang mga sinasabi ng iba. Subukan na huwag maiinip ngayon dahil tiyak na masasaktan ka. Ang paglitaw ng isang maimpluwensyang tao ay maaaring maprotektahan ka at ito ang magbibigay daan sa tagumpay. Isaalang-alang kung ano ang mas mahusay kung pupunta sa isang party o mag-isa sandali. Kailangan mong ipagpaliban ang talakayan ng mga bagong mahahalagang desisyon at ang pagsisimula ng mga pagbabago. Ang celestial ay sumasaklaw sa inaasahang pagbabago. Mag-ingat kung naglalakbay ka. Muling isaalang-alang ang iyong mga ideya at plano sa hinaharap. Kung mayroon kang sariling produksyon, ang tagumpay ay kasama mo. Maging mapagpasensya sa iba at subukang makipagkompromiso. Maaari mong makita ang iyong sarili sa isang malalim na nag-iisip at pilosopiko na mood, na paulit-ulit na binabalikan ang iba't ibang mga kaganapan at pag-uusap sa iyong isipan upang subukan at makarating sa ilalim ng isang dilema. Napagtanto na ang mga paghihirap ay humahadlang sa iyong mga salita upang maabot ang mga taong nilayon para sa kanila. Ang ilang malalim at maingat na pag-iisip sa paksang nababahala sa iyo ay maaaring may malaking halaga ngayon. Maaaring lumala ang iyong sitwasyon sa pananalapi. Ito ang perpektong oras para magayos ng outing.
Matagal mo nang alam na kailangan mong magbago kung makakahanap ka ng tunay na kaligayahan. Lucky number, 4. Lucky color, blue. Taurus, ang pagkilala at kasaganaan ay ginagarantiyahan kung titingnan mong mabuti ang mga nangyayari sa paligid mo. Ito ay hindi kailangang maging lahat ng go-go-go, hinahayaan kang magdahan-dahan at magpasensya. Ang iyong pagnanais na harapin ang mga tao sa malapit ay magdadala lamang sa iyo ng pinsala. Sa buong panahong ito ikaw ay balanse at nagdadala ng pakiramdam ng katatagan at pagkakaisa sa iyong buhay. Ang pagtaas ng paghahangad ng material na tagumpay ay makakakuha ka ng pag-alit na saloobin at mga problema sa komunikasyon. Pakiramdam mo ay tensyonado ka ngayon dahil sa iyong kawalan ng kakayahan na pangasiwaan ang dami ng impormasyong kailangan mo upang maisakatuparan ang iyong mga ideya at plano. Ang mga tensyon sa paligid mo ay maaaring tumindi kung naniniwala ka sa hindi kasiyasyang balita na gawa-gawa ng iyong mga kaaway. Hindi ngayon ang oras para sa mga business trip. Suriin ang iyong mga tagumpay hindi lamang sa sandaling ito kundi pati na rin sa buong panahon at alisin ang iyong sariling mga pagkakamali upang maiwasan ang mga parusa. Sa gabi subukang tamasahin ang kapayapaan ng isip sa piling ng iyong mga malapit at mahal sa buhay. Makilahok sa iyong trabaho para magawa mo ng maayos ang lahat ng bagay na itinakda mo sa iyong sarili. Hinihikayat ka ng pagkakahanay ng planeta na ipahayag ang iyong nararamdaman, at kung pinipigilan mo ang mga partikular na emosyon, maaari mong makita na hindi mo na ito mapipigil sa isa pang sandali. Huwag magmadali sa isang desisyon, pasensya ka lang at pakinggan mo muna ang puso mo. Ang tanging paraan na magiging matagumpay ka ay kung ipapakita mo na matutugunan mo ang mga inaasahan ng ibang tao. Marahil ay maaari mong ayusin na lumabas sa isang lugar na hindi mo pa napupuntahan, ngunit laging gustong pumunta. Huwag hayaan ang damdamin na makagambala sa iyong dahilan upang makita ang mga tunay na katangian ng mga taong nasa proseso ng iyong mga plano. Alamin na mayroon kang bawat pagkakataon na gumawa ng maraming pagbabago hanggat gusto mo. Magpasya kung sigurado ka sa katumpakan ng iyong mga aksyon. Ang mga paghihirap ay pansamantala at pangunahing nauugnay sa iyong katayuan sa pananalapi. Isaalang-alang ang tamang taktika ng pag-uugali at maging tumpak sa iyong mga hinihingi. Ayusin ang iyong damdamin at gawin ang mahalagang desisyon kung kailangan mo ng ibang tao o hindi. Mag-ingat, sa panahong ito ay malamang napayagan mo ang mga tao sa iyong buhay na hindi karapat-dapat dito. Kulang ka ng sapat na kumpiyansa. Dahil sa iyong sariling kawalan ng katiyakan. Haharapin mo ang iyong pinakamalaking problema kung hindi ka pabigla-bigla. Ang isang paglalakbay sa kanayunan patungo sa isang ganap na kakaibang kapaligiran ay makakabuti sa iyo. Ang pagkakahanay ng mga planeta ay naghihikayat sa iyo na itakda ang iyong mga layunin at plano. Inaasahan mo ang mga kapaki-pakinabang na pagbabago. Suriin kung ano ang iyong nakamit. Maging matapang ka, lucky number, 2 lucky color, white. Gemini, mag-ingat sa iyong lugar ng trabaho. Nakabuo ka ng isang bagong ideya o proyekto na magdadala sa iyo ng malaking kaligayahan at tagumpay sa katagalan. Kung patuloy mong pipigilan ang iyong tunay na emosyon sa mga kasalukuyang isyo, magdurusa ka sa huli. Ang sandaling ito ay hindi naaangkop para sa pagtatalo dahil naiinip ka. Mag-ingat, maaaring kailanganin mong muling ayusin ang iyong agenda ng hindi inaasahan dahil sa hindi kasiyasyang balita. Ito ay isang magandang oras upang ilagay ang iyong pera sa isang bagay na makabuluhan isang bagay na makakatulong sa iyo. Tiyak na makikinabang ka sa paggawa ng mga plano para sa hinaharap, at sa kasalukuyang planetary energy, kung mas detalyado ang mga ito, mas mabuti. Tumanggi sa isang paglalakbay na magastos at makakabawas sa iyong ipon. Suriin ang iyong mga aksyon at maging mapanuri sa sarili mong mga proseso, layunin, at adhikain. Kung kinakailangan, maging kompromiso. Asahan ang impormasyon tungkol sa tagumpay. Maghanap ng mga bagong kakilala, ngunit ay base ang iyong paghahanap sa pagkakatulad sa intelektual. Protektahan ang iyong mga interes ng hindi agresibo. Ang mga astral energies ay gagawing mas madali para sa iyo na maging mas matyaga.
Huwag ibahagi ang iyong mga plano dahil madidismaya ka na ang mga ito ay narinig ng iyong mga kakompetensya. Huwag maglakbay kung hindi ito akurahan. Kung nais mong gumawa ng mga pagbabago sa iyong buhay, makukuha mo ang lahat ng tulong na gusto mo at kailangan mo mula sa kasalukuyang planetary alignment. Isaalang-alang kung gumagawa ka ng hindi hinihinging kabutihan upang hindi manalo ng isang kaaway. Kung kailangan mong mamili, magdala lamang ng pinakamababang halaga ng pera. Ilayo mo ang mga taong binaygo ka ng maraming beses. Ang mga pagkakataon ng isang nakamamatay na pagtatagpo ay lumalaki kung hindi ka mananatili sa isang lugar ngunit maglalakbay at makikilala ang mga bagong tao. Sa panahong ito, ikaw ay ganap na napapailalim sa iyong mga damdamin na nagdudulot ng panloob na pag-igting. Bitawan ang iyong sarili ng pasensya at tapusin ang iyong mga gawain. Ang mga salungatan sa pamilya ay hindi nakikita, ang kapaligiran sa tahanan ay magiging lundo at kasiya siya. Magpakasawa sa iyong mga responsibilidad sa umaga, sa gabi suriin ang iyong mga pagpupulong at mahinahong suriin ang iyong mga bagong kakilala. Sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa iyong mga isyo, malamang sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa kanila, magaganap ang ilang kamanghamanghang pagbabago. Ngayon na ang oras upang mapagtanto ang iyong mga plano at asikasuhin ang iyong mga pagpupulong. Kung inaalok ka ng isang paglalakbay na kailangan mong matanto sa lalong madaling panahon, huwag tanggihan ito. Huwag sumuko sa mga walang ingat na panukala, lucky number, 6 lucky color, violet. Cancer, gawin ang mga kinakailangang pagbili bago magtrabaho at pagkatapos ay kunin ang iyong mga takdang aralin sa trabaho. Upang maging matagumpay, kailangan mong maging mas agresibo sa iyong diskarte. Maging matyaga sa halip na gumawa ng isang malaking hakbang. Ang kasalukuyang mga antas ng enerhiya ay maaaring makapagpapahina sa iyong karaniwang kagalakan at kaligayahan ng ilang sandali, gusto mong huwag pansinin ang mga kagyat na gawain upang maglakbay. Tiyak na hindi ka makakagawa ng anumang mga pangako ng walang maraming maingat na pagsasaalang-alang at pagsusuri. Ang mga pagbabago ay kapaki-pakinabang kung ang mga ito ay hindi nakakagulat at ikaw ay handa para rito. Sa material na termino, makakamit mo ang iyong pangarap na tagumpay. Seryosohin ang iyong mga gawain na makakatulong sa iyo na maisakatuparan ang iyong mga plano. Huwag palampasin ang pagkakaroon ng pakinabang para sa iyong sarili. Ngayon ay kailangan mong iwasan ang mga emosyonal na reaksyon upang maiwasan ang pinsala sa iyong sarili. Iwasan ang mga bagong kakilala. Iwasan ang pagkabalisa upang maiwasan ang paggawa ng mga pagkakamali na maaaring maantala ang iyong mga intensyon sa oras. Sa panahong ito, ang lahat ng iyong mga pagsusumikap ay magiging matagumpay kung magkakaroon ka ng lakas ng loob na mapagtanto ang mga ito. Ang mga pagbabagong maaaring mangyari sa kasalukuyang celestial ay maaaring napakalalim. Huwag matuksong pumirma ng mga dokumento sa pananalapi at bangko. Pinapayuhan ka ng mga panel na huwag maglakbay ng malalayong distansya. Ang mga planeta ay nangangako ng pagsasakatuparan ng isang lumang plano. Maaari kang masangkot ng husto sa proseso ng pag-iisip ng analytical na nakalimutan mo na ang iyong tunay na lakas ay nakasalalay sa iyong intuition at sensitivity. Iwasan ang kawalang muwang. Ang mga bituin ay hindi hinuhulaan ang mga maliliwanag na kaganapan sa iyong buhay pag-ibig dahil ang lokasyon ng ilan sa mga planeta sa iyong tanda ay dumadaan sa isang mababang punto na nagsasalita ng isang pagnanais. Ito ay maaaring isang medyo nakakagambalang panahon sa mga tuntunin ng iyong mga emosyon, ngunit isa na gayunpaman ay magiging maganda sa huli. Upang maiwasan ang kapilyuhan ng iyong mga kaaway, huwag ibahagi ang iyong mga intensyon. Ipagpaliban ang paggawa ng mahahalagang desisyon dahil nalilito ka, naiinip at maaaring hindi sila ang tama. Ikaw ay nasa oras na nagbibigay daan sa iyo upang maisakatuparan ang iyong mga plano. Sa ngayon ay hindi mo magagawang husgahan kung ano ang kinatatayuan ng mga tao na nakaharap sa iyo at sa iyong maling akala, ipagsapalaran mo silang ay lapit sa iyong sarili. Sa gitna ng siklong ito, kailangan mong maging maingat kapag gumagawa ng mahahalagang desisyon at walang pag-iisip na mga pagbabago. Huwag magtaka kung inaalok ka ng isang paglalakbay sa isang lugar na kakaiba.
Isaalang-alang ang iyong mga salita. Lucky number, 5. Luck and color, light green. Leo, ang propesyonal na tagumpay ay malapit na. Huwag hamanin ang fate ng walang pag-iisip na mga pagsisikap dahil sa iyong pagkainip. Sa halip ay maglaan ng oras upang suriin ang sitwasyon ng may kalmado. Ang pakikipag-usap sa mga kasosyo ay makakatulong sa iyo na patatagin ang iyong sitwasyon sa pananalapi at ay latag ang mga pundasyon para sa iyong mga tagumpay sa hinaharap. Nahihirapan kang kontrolin ang iyong emosyon. Ang planetary constellation ng cycle ay maaaring magbigay ng isang tusong plano kung saan ang iyong balanse sa bangko ay maaaring biglang umakyat sa mas mataas na antas. Ang sandali ay hindi maganda para sa isang paglalakbay sa bakasyon. Ang panahon ay puno ng mga plano at bagong pag-asa. Ang pagbabago ng isang pinakapositibong uri ay nasa hangin. Maaari kang masangkot ng husto sa proseso ng pag-iisip ng analytical na nakalimutan mo na ang iyong tunay na lakas ay nakasalalay sa iyong intuition at sensitivity. Kung mas mapapalawak mo ang lahat ng aspeto ng iyong mental, emosyonal, at pisikal na buhay, mas mabuti. Ang mga paghihirap ay hindi makakapigil sa iyo na maging matagumpay ng matagal dahil ang mga planeta ay nasa iyong panig. Makakakuha ka ng paghanga kung hindi ka nagmamadali, kaya manatiling kalmado at matyaga. Huwag subukang itago ang iyong mga pagkakamali, mas mahusay na makipagkasundo sa mga panunumbat dahil karapat-dapat ka sa karito. Maaari kang magkaroon ng pagnanais na ipahayag ang iyong tunay na nararamdaman sa lalong madaling panahon sa mga itinuturing mong mahalaga. Ang kapaki-pakinabang na bagong kaalaman at impormasyon ay nangangako sa iyo ng mga pagkakataon para sa pagpapatibay. Pagmasdan kung ano ang nangyayari, gumawa ng mga tamang conclusion tungkol sa iyong personal na pag-unlad. Asahan ang material na tagumpay. Huwag mag-atubiling, kung ito ay pabor sa iyo na baguhin ang iyong mga plano. Hindi kanais-nais na maglakbay, ngunit kung kailangan mong gawin ito suriin ang iyong mga dokumento ng pagkakakilanlan. Ang lahat ay mangyayari sa sarili nito kapag ito ay kinakailangan. Darating ang sandali na makikilala mo ang isang espesyal na tao, at iyon ang magiging mapagpasyahan para sa iyo. Huwag magpalinlang sa mga reklamo ng mga tao sa paligid mo at huwag tumulong kung hindi nila personal na hiniling sa iyo na gawin ito. Nararamdaman mo ang pagkakaisa sa iyong sarili sa emosyonal. Hinihikayat ka ng astral alignment na pabagalin at pahalagahan kung ano ang mayroon ka. Ang mga pagbabagong iyong isinasaalang-alang ay magbibigay daan sa iyong kompletuhin ang matagal nang nasimulang mga gawain. Ang cycle na ito ay magbibigay sa iyo ng pagkakataong malalimang pag-aralan ang pag-uugali ng mga tao sa paligid na magdadala ng malaking benepisyo. Nagbabala ang horoscope na ang iyong mga plano ay maaaring umunlad ng hindi inaasahan sa panahong ito. Angkop ang sandali para sa isang paglalakbay na kinasasangkutan ng simula ng mga bagong aktibidad, lalo na kung ito ay nasa ibang bansa. Huwag magpakita ng pagiging makasarili, lucky number, 2 lucky color, white. Virgo, ang mga hindi inaasahang at hindi naaangkop na pagkilos ng iyong mga kasamahan ay ang sanhi ng mga komplikadong relasyon. May kakayahan kang maging matagumpay sa iyong sarili kaya gawin mo ito. May posibilidad mong panatilihing kontrolado ang iyong emosyon. Ngayon ay mas mahusay na gumawa ng isang mas matalinong desisyon sa ibang pagkakataon. Darating ang mga balita na magbabago sa iyo mula sa loob palabas, at sa labas papasok. Ang panahon ay panahunan ngunit gayunpaman ay nagbibigay daan sa iyo na makisali sa pagsasaalang-alang sa kung ano ang iyong pinaplano sa mahabang panahon. Maaaring nahihirapan kang isaalang-alang kung paano magiging mas mabuti ang mga bagay kung handa kang gumawa ng ilang mga pagsasaayos at suriin ang kasalukuyang sitwasyon. Ang mga kita ay isang mahusay na panimulang punto para sa pagpapatatag ng iyong material na posisyon. Magiging matagumpay ang iyong mga paglalakbay, lalo na kung makakakita ka ng isang matandang kaibigan. Minsan kailangan mong maging mapangahas sa iyong sarili. Huwag maghanap ng pagpapakita sa mga lugar kung saan wala ka sa tamang antas. Maging matyaga at pangunawa sa matinding pagbabago ng mood ng mga tao, kabilang ang sarili mo.
Ang iyong labis na emosyon at pagiging sensitibo sa lahat ay maaaring makapinsala sa iyo. Ang panlabas na impluwensya ay maaaring maging napakahirap para sa iyo na humakbang sa daan patungo sa kaunlaran. Sa panahong ito, kailangan mong suriin ang bawat salitang maririnig mo. Pinapayuhan ka ng mga bituin laban sa paglalakbay. Magkakamali ang iyong mga plano dahil sa isang hindi inaasahang kagiat na pakikipagtagpo sa mga maimpluwensyang tao. Malaking pera ang kasama ng isang kawili-wiling alok. Ngayon na ang oras para gumawa ng mga pagbabago na magdadala sa iyo ng magandang kalamangan at katahimikan sa mga darating na buwan. Huwag ikompromiso ang iyong sarili upang hindi ka mawala ng tapat na mga kaibigan at magpakita ng kahinaan sa iyong mga pinakamalapit na tao. Ang iyong tanda ay magiging matagumpay sa pag-ibig sa panahong ito dahil madarama mo ang interes mula sa mga kaakit-akit na tao nang hindi ka baro o magkakaroon ng higit pang mga kasiyahan sa pag-ibig at masayang mga kaganapan sa relasyon sa iyong minamahal. Ang mga damdamin ay matindi, at ang isang sitwasyon ay maaaring mag-ihip ng langit. Posibleng kunin ang mga kalaban dahil hindi pa nila nagawang sipsipin ang higit pa sa iyo dahil sa kanilang naiinggit na damdamin. Sa bawat pulgada, dahan-dahan ngunit tiyak ang pasensya ay magbibigay sa iyo ng kumpiyansa at seguridad sa bawat hakbang. Ang mga pagbabagong maaaring makinabang sa iyo sa lalong madaling panahon ay maghahayag ng mga bagong pagkakataon para sa pagkilala. Gawin ang paglalakbay na sa tingin mo ay magdadala ng tagumpay at pagkilala na kakatulong ito sa iyong makapagpahinga. Huwag hayaan ang iyong mga damdamin na makagambala sa iyo mula sa mahalagang pagsusuri sa sarili na kailangan mong gawin. Ang iyong mga kaibigan ay tutol sa mga planong isinasaalang-alang mong ipatupad, ngunit malapit na silang sumang-ayon sa iyo. Harapin ang mga problemang nangangailangan ng agarang solusyon, lucky number, one lucky color, light brown. Libra, nanganganib kang makakuha ng mga komento mula sa pamunuan dahil sa isang intriga na nilikha ng iyong kasamahan na nainggit sa iyo. Asahan na maging mas matagumpay kapag namumukod-tangi ka sa karamihan at ipinakita sa iba na mayroon kang kakaibang idea ibabahagi. Ang enerhiya ng mga bituin ay maaaring magdulot sa iyo na kumilos ng hindi makatwiran kapag talagang, kailangan mong huminahon at maging matyaga. Napakalalim at totoong nararamdaman sa paligid. Isaalang-alang ang paggawa ng isang bagay na biglaan. Iwasan ang pagpuna at suriin ang iyong sariling pag-uugali. Ito ay isang magandang oras para sa anumang uri ng paglalakbay. Ang enerhiya ng planeta ay nagpapahiwatig na magkakaroon ka ng pagkakataong magplano ng isang layunin. Ang mga imbitasyon sa negosyo ay nararapat sa iyong pansin at magdadala sa iyo ng magandang kita sa mga darating na araw. Maging responsable, lalo na ngayon. Iwasan ang mga contact ngayon dahil sa tensyon sa iyong pinakamalapit na mga kaibigan sa bilog. Ang mga planeta ay nagpapalabas ng enerhiya na nagdadala sa iyo sa limelight ng higit pa kaysa dati. Kakailanganin ang pasensya upang makitungo sa isang taong walang gaanong pananaw sa hinaharap tulad ng sa iyo. Ikaw ay nalulugod sa mga resultang nakamit sa isang personal na antas, na nagdudulot din ng katiyakan sa iyong hinaharap bilang mga profesional. Kailangan mong suriin ang sitwasyon sa iyong sariling paraan at sa iyong sariling oras, huwag magnanais na madaliin ng sinuman sa paggawa ng isang hakbang bago ka handa. Dapat mong panatilihing lihim ang iyong mga pangarap at plano mula sa mga estranghero. Ang anumang uri ng short distance na paglalakbay ay lubos na magiging matagumpay. Asahan ang magandang kita. Upang maiwasan ang stress, huwag masyadong makisali sa kaganapan ng hindi kasiyahang balita. Maging moderate sa iyong mga salita sa mga taong mahal mo. Para sa mga nakahanap ng kapareha, ipinapayo na huwag magmadaling magdesisyon at madismaya sa kanilang kapareha kung siya ay magkamali. Ang fleetness ay nakakasakit sa iyong pang-araw-araw na buhay. Ang kasalukuyang aspeto sa paglalaro ay maaaring may posibilidad na maglabas ng ilan sa mga insecurities na karaniwan mong pinamamahalaan upang panatilihing ligtas at maingat na nakatago. Ikaw ay nagkasala sa iyong mga kabiguan, na siyang kaparusahan sa iyong hindi pagpayag na marinig ang opinyon ng iba. Kung nararamdaman mo na may ilang uri ng hadlang sa iyong pagpapahayag ng iyong tunay na nararamdaman,
maaaring kailanganin mong imbestigahan pa ito ng kaunti gamit ang pagsusuri sa sarili. Kung maglalakbay ka sa lalong madaling panahon, suriin muli kung buo ang lahat ng iyong mga dokumento. Ano man ang pagpapasya mong gawin, maaari mong makita na ang iyong mga plano ay nagbabago at nagbabago, lalo na kung nagpasya kang gumawa ng isang bagay na hindi karaniwan. Ang mga kaganapan ay nangyayari ng iba sa kung ano ang iyong binalangkas, ngunit ang mga bagong pagliko ay makikinabang ka. Maging pigil at cool kapag ang iyong mga interes ay kasangkot, lucky number, 22 lucky color, sky blue. Scorpio, ang mga negosyante ay hindi dapat makisali sa mga pag-uusap na may kaugnayan sa mga pakikipagsosyo, kahit na patakbuhin nila ito kasama ng mga kaibigan na pinagkakatiwalaan nila. Ang planetary alignment ay naghihikayat sa iyo na maging madamdamin tungkol sa halos lahat ng bagay. Kung ikaw ay nasa isang pakikipagsosyo, ikaw ay magiging matagumpay dahil ito ay gagawing mas madali para sa iyo na malampasan ang mga paghihirap sa iyong paraan. Mainam na huminto paminsan-minsan at pagnilayan ang mga nangyayari. Ang enerhiya na nagmumula sa mga planeta ay maaaring masilaw sa iyo ng mga inaasahan na higit sa karaniwan mong itinuturing na makatwiran. Suriin at kalkulahin ang iyong mga proyekto ng malalim pagkatapos ay magpatuloy sa pagkilos. Mag-ingat sa iyong pera. Maglakbay lamang kung mayroon kang mga kagyat na pagpupulong. Ang iyong mga plano ay lumalayo sa katotohanan. Makinig sa mga payo na nakikinabang sa iyo. Patatagin ang iyong mga relasyon sa mga tao sa paligid mo. Mas mainam na huwag kang magbigay ng payo ngayon upang maiwasan mo ang hindi pagkakaunawaan at pagkabigo. Maaring kailanganin mong maging mas mapagpasensya. Sa lalong madaling panahon maaari kang makaramdam ng hilig na umalis at gawin ang mga bagay ng mag-isa. Maaaring hindi ka kanais-nais na magulat sa balita na sinusubukan ng isang kaaway na tanggalin ka sa iyong opisina, lalo na kung ikaw ay nakikitungo sa politika. Ang paglalakbay ay magbibigay sa iyo ng magandang kalooban at pagpapahinga. Ang kasalukuyang enerhiya ng astral ay maaaring makagambala sa ilan sa iyong pinakamahusay na inilatag na mga plano, ngunit maaaring may napakagandang dahilan para dito. Suriin hindi lamang ang iyong mga damdamin kundi pati na rin ang iyong pag-uugali. Hindi ka dapat makipag-ayos ng mga pautang. Mas mahusay na maunawaan ang iyong maling pag-uugali ngayon at alisin ang iyong mga alalahanin. Darating ang panahon na pakiramdam mo ay napakamapangakit at kaakit-akit maaari kang makaakit ng maraming admirer, ngunit mag-ingat. Ang celestial energy ay maaaring mag-iwan sa iyo ng pakiramdam na hindi masyadong nalalapit tungkol sa isang partikular na issue. Ang iyong pasensya at syaga ay masusubok. Ngayon ay oras na upang magsagawa ng mga kagyat na pag-uusap at pagpupulong sa mga kamag-anak. Gumawa ng hakbang patungo sa pag-abot sa iyong mga layunin at ideya na nabuo na. Pag-aralan ng mabuti ang iyong mga aksyon. Seryosohin ang iyong mga gawain na makakatulong sa iyo na maisakatuparan ang iyong mga plano. Kung nag-ayos ka ng outang sa lalong madaling panahon, maaaring hindi ito pumunta ng mahigpit ayon sa plano. Ibahagi at sabihin sa paligid lamang ang pinakakailangan kung hindi mo kayang tumahimik, lucky number, 9 lucky color, white. Sagittarius, ang mga pag-uusap at pagpupulong sa negosyo ay matagumpay. Huwag magpadala sa emosyon dahil mapanganib mong masira ang iyong mga relasyon sa mga kakilala at kaibigan, at pagkatapos ay sa bahay din. Ang pagtitiyaga at pasensya ay palaging ginagantimpalaan. Inaasahan mong tamasahin ang iyong mga pangarap na nakamit. Kung ikaw ay inaalok ng mga bagong mapagkukunan ng kita, huwag tanggihan ang mga ito. Ang celestial energy ng cycle ay nagpapakita na ang iyong mga plano ay nangangailangan ng isang bagong direksyon, ngunit hindi mo ito matutuklasan sa alinman sa mga mas karaniwang gawain na kadalasang masaya ng karamihan sa mga tao. Malapit nang mangyari ang mga pangmatagalang pagbabago. Ang kasalukuyang astral na enerhiya ay naghihikayat sa iyo na isipin ang iyong hinaharap. Ang paglalakbay ngayon ay hindi kanais-nais. Huwag masyadong magtiwala sa mga tao. Ang mga bagong kakilala ay pinagmumulan ng problema.
Maging matyaga at maghintay habang ang hibla ng iyong buhay ay tahimik na nagbubukas upang ipakita ang iyong tunay na landas. Maaari kang makaramdam ng labis na pagkahumaling sa isang partikular na tao, ngunit wala kang kumpiyansa kung paano ka dapat tumugon sa kanila. Ang panahon ay partikular na mabunga para sa mga tao nang sining matatanggap nila ang kanilang pangarap na panukala. Kung kailangan mong maglakbay, tapusin muna ang iyong mga gawain. Magpasya kung sigurado ka sa katumpakan ng iyong mga aksyon. Ang iyong mga bagong plano ay nangangako ng malaking tagumpay lamang kung magsasagawa ka ng mahirap ngunit matagumpay na pag-uusap. Hinihiling sa iyo ng mga bituin na huwag matukso na magsimula ng mga bagong pagsisikap sa isang personal na antas. Ang buhay ay kailangang magbago at magbago sa patuloy na batayan upang manatiling kawili-wili. Ang panandaliang pag-aayos ng mga planeta sa bahay ng pag-ibig ay may kakayahang ibalik ang nakaraan, kaya huwag magtaka kung nagsimula kang magkaroon ng damdamin at pag-iisip tungkol sa isang dating magkasintahan, o kahit na bumalik ka sa dating pag-ibig. Sabik kang magsimula ng bago, ngunit kailangan mong maging matyaga. Huwag hayaang mangibabaw ang iyong emosyon kung nais mong makakuha ng isang karapat-dapat na pagkilala. Kung pinag-iisipan mo kung paano sasabihin sa isang tao ang iyong nararamdaman, maaari kang makakuha ng maraming tulong mula sa enerhiya na nagmumula sa mga planeta. Ang celestial ay malugod na nag-aanyaya sa iyo na maupo at suriin ang iyong buhay mula sa maraming iba't ibang pananaw na maaari mong pamahalaan. Gawin ng walang pag-aalinlangan ang mga pagbabagong isinasaalang-alang sa mga nakaraang araw. Ang celestial lineup ng cycle na ito ay nagdadala ng kagustuhang talikuran ang lahat ng mga timetable at mahigpit na plano para sa isang panahon ng kapistahan at kasiyahan. Kung mayroon kang anumang mga malalaking plano para sa isang sosyal na pamamasyal o paglalakbay, maaaring kailanganin mong bawasan ang mga ito ng malaki, lucky number, 22. Lucky color, gray. Capricorn, marami sa inyo ang makakaranas ng walang kasiyahan sa kung ano ang nakamit ng profesional. Sa lalong madaling panahon ay makaramdam ka ng higit na lakas at puno ng pagnanais para sa aktibong pagkilos. Naabot mo na ang isang mahalagang oras kung saan ipagdiriwang mo ang iyong tagumpay o madama ang pagkabigo ng iyong pagkabigo. Ang kapalaran ay nangangailangan ng iyong pagsunod at pasensya kung nais mong tapusin ang trabaho. Makakakuha ka ng pinakahihintay na impormasyon. Kayong mga nagnanais na maglakbay para sa isang pulong ay kailangang maghanda na mali. Tinutulungan ka ng planetary energy sa pagsusuri ng iyong pag-unlad patungo sa ilang layunin. Napakalaking pagkakataon sa pananalapi ang naghihintay sa iyo. Tinutulungan ka ng pagsusuri na maabot ang mga kinakailangang pamantayan sa iyong mga relasyon. Tapusin ang matagal nang natapos at tuparin ang iyong mga pangako. Kailangan mong maging emosyonal na secure, dahil hindi ka makakapag-relax kung nararamdaman mong may anumang uri ng kahirapan. Mayroon kang kapangyarihan upang itama ang isang namamatay na sitwasyon at gawin itong isang kompletong kwento ng tagumpay. Subukang maging mas matyaga. Huwag ma-depress sa iyong paligid, gawing malinaw na nananatili ka sa iyong matigas na linya ng pag-uugali at pinipigilan ang iyong isip. Ang mga biyahe ay pabor sa iyo ngayon. Magkakaroon ng magandang pakiramdam ng pagkakaisa sa lalong madaling panahon at maaaring may ilang nakakagulat na pagbabago at mga bagong pag-unlad sa paligid mo. Ang mismong panahong ito ay hindi angkop para sa paggastos. Ang mga planeta ay nangangako sa iyo ng mahusay na tiwala sa sarili at espiritual na pagkakaisa kung naaalala mo na ang pagtatasa sa sarili ay nakikinabang sa iyo. Maaaring may isang tao na subukan at hikayatin kang sumama sa ilang napakakaakit-akit na mga plano, at maaari kang labis na matuksong sumunod. Magpakita ng pagdidiit at pamunuan ng mas madalas. Ang mga pangyayari tungkol sa iyong personal at buhay pag-ibig ay malamang na bumagal at pinapayuhan ka ng mga bituin na huwag subukang pabilisin ang mga kaganapan, kaya hayaan ang lahat ng bagay na maayos, at mamaya makikita mo na ito ang pinakamahusay na diskarte. Maghanap ng mga tamang desisyon ng may katatagan sa mahirap na panahong ito. Ang planetary atmosphere ay maaaring lumikha ng mga paunang kondisyon para sa iyo na maging gusot sa damdamin. Ang mga maimpluwensyang kakilala ay makakatulong sa iyong mga pagsisikap.
Suriin ng mabuti ang iyong mga bagong kakilala kung iniisip mong akitin sila ng permanente sa iyong buhay. Ang isang pulong na sinusundan ng mabuting balita ay mag-uudyok sa inaasahan, maliit ngunit may pag-asa na mga pagbabago sa iyong buhay. Tandaan na ang iyong alindog ay maaaring lumikha ng mga himala, ngunit huwag umasa lamang dito upang makamit ang iyong mga layunin. Kung may oras ka sa paglalakbay, samantalahin ang pagkakataon. Isagawa ang mga ipinagpaliban na pagpupulong at pakikipag-ugnayan sa mga taong kaaya-ayang kasama. Lucky number, 15. Lucky color, peach. Aquarius, ang mga pagpupulong at pag-uusap sa negosyo ay hindi magiging matagumpay kung ikaw ay ginulo. Gamitin ang positibong emosyonal na enerhiya sa paligid upang ayusin ang isang sitwasyon. Maaari mong masira ang iyong awtoridad dahil sa iyong pagmamadali. Asahan ang problema para sa tagumpay sa pananalapi na pinaghirapan ng iyong mga kasamahan. Suriin kung sumobra ka sa pagiging bukas palad, maaari itong madama na may masamang hangarin at paninibugho sa halip na pasasalamat. Kakailanganin mong gumawa ng mahahalagang desisyon tungkol sa iyong mga plano sa hinaharap. Maglakbay lamang kung sigurado kang matutupad mo ang iyong mga hangarin. Ang pagbabago at pagbabago ay maaaring mukhang medyo nakakatakot at hindi secure na mga konsepto, ngunit maaari rin silang magsimula ng isang bagong yugto sa iyong buhay. Mag-ingat kung nais mong maiwasan ang maling paraan ng pagkilos. Maaari kang maglaro ng lahat ng uri ng laro at mag-drag ng mga pulang herring sa buong lugar upang subukan at lokohin ang isang tao tungkol sa iyong nararamdaman. Huwag tanggihan ang mga imbitasyon mula sa mga kaibigan kahit na ikaw ay pagod. Makakaharap ka ng mga paghihirap, ngunit manatiling kalmado at mapagparaya. Nasa iyo ang tagumpay kung hindi ka natatakot na makipagsapalaran. Hindi ka magkukulang ng magandang balita para sa mga kawili-wiling karanasan sa hinaharap. Nanganganib kang mahulog sa isang mahirap na sitwasyon kung hindi mo pag-uusapan ang iyong mga pakikipagsapalaran at mga plano sa mga taong malapit sa iyo. Isang paglalakbay o isang paglalakbay ang paparating na magpapasiklab ng isang napakasakit na panahon. Ito ang panahon kung saan kailangan mong isaalang-alang ang mas praktikal at materialistikong mga aspeto ng iyong pang-araw-araw na pag-iral na makakatulong na magkaroon ng pakiramdam ng pananaw, na maaring kung ano ang kailangan mo. Ngayon na ang oras upang ilagay ang iyong pera kung nasaan ang iyong bibig. Kapag papasok sa trabaho o pamimili, kumuha ng ibang ruta, o mamili sa ibang lugar, hindi mo alam kung ano ang maaaring mangyari, huwag magsagawa ng anumang mga bagong aktibidad nang hindi sa ilalim ng impluwensya ng emosyon. Ikaw ay nakakumbinsi sa iyong mga salita at pinamamahalaang ipataw ang iyong opinyon sa iba. Ngayon ay isang magandang oras upang pabagalin at pasimplehin ang mga bagay. Ang paglalakbay sa ibang bansa ay hindi kanais-nais. Gumawa ng agarang pagkukumpuni at pagbabago sa bahay upang walang anumang malalang problema sa malapit na hinaharap. Ang pagsisikap na pag-aralan ng isang partikular na punto na lampas sa kompletong pagkahapo ay hindi magdadala sa iyo ng higit papatungo sa isang desisyon. Ang iyong mga gawain ay marami, kaya magandang magplano ng matalino. Huwag hayaang mapilitan at huwag sumalungat sa iyong mga prinsipyo. Lucky number, 2. Lucky color, white. Pisces, ikaw ay tensyonado at kinakabahan. Malaki ang matututuhan mo kapag ikaw ay matyaga, mahinahon dahil ito ay magbibigay daan sa iyo na magbigay ng higit na pansin. Huwag kalimutang magkaroon ng pananampalataya na ang iyong ginagawa ay magiging matagumpay. Sa darating na panahon maaari kang makaharap ng mga kaaway na nagtakda ng layunin na sirain ang iyong mga plano. Malapit ka nang pilitin ng bagong impormasyon na pag-isipang muli ang iyong mga aksyon at baguhin ang iyong paraan ng pamumuhay. Siguraduhin na ang iyong mga mood ay hindi nagdudulot ng pagkalugi sa pananalapi. Sa lalong madaling panahon ay susubukan mo ang isang bagay na bago at kakaiba, lalo na kung ito ay nagsasangkot ng paglalakbay. Mag-isip ng malinaw sa halip na kumilos ng basta-basta. Ang mga pagkabigo ay dapat asahan. Mabilis kang nawalan ng pasensya sa cycle na ito.
Harapin ang mga lumang problema sa pamilya na hindi napapailalim sa isang bagong pagpapaliban. Samandal ka sa nakakasakit na pag-uugali. Asahan ang magagandang balita na nauugnay sa iyong mga intensyon para sa pagbabago. Kumuha ng maliit na ideya at palakihin ito, kukuha ka ng maliit na halaga at lalago ito. Ayusin ang isang aktibong holiday, isang paglalakbay, na may kaugnayan sa sports, hiking sa mga bundok o kultural na libangan. Nasisiyahan ka sa tagumpay sa buhay, ngunit mainam na gumawa ng tunay na pagtatasa sa sitwasyong kinalalagyan mo. Makikita mo ang iyong sarili na napapalibutan ng mga kawili-wili at maimpluwensyang mga tao na maaaring gustong maging kapaki-pakinabang sa iyo at suportahan ang iyong mga plano at proyekto. Ang pagtagumpayan ng mga paghihirap ay pabor sa iyo. Kung hindi ka pa umiibig sa sino man, ngayon na ang oras para gawin ito. Maaari mong asahan ang mga bagong kakilala sa lalong madaling panahon. Ang mga bituin ay nangangako ng pagdating ng isang pinakahihintay na katahimikan, kaya kunan ang iyong sarili ng lakas ng loob. Ang makabuluhang planetaryong aspeto ng panahon ay maaaring magdulot sa iyo ng pagkalito tungkol sa iyong mga damdamin. Ang iyong mga pagkakamali ay maaaring ganap na baguhin ang iyong mga pangunahing layunin para sa panahon, ngunit iyon ay pabor sa iyo. Suriin ang mga pag-uusap sa mga tao sa paligid mo ng malalim. Huwag menas kung nakikita mong mas mabagal ang nangyayari kaysa sa inaasahan. Ang sandali ay hindi angkop para sa mga paglalakbay. Sukatin ng mabuti ang iyong mga salita at kilos, lucky number, 3 lucky color, golden brown. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutan mag-like, share and subscribe upang suportahan ang ating channel at maging updated ka sa inyong horoscope. Isang paalala na ang general horoscope ay hindi angkop sa lahat, habang makakatulong na malaman ang inyong moon sign or rising sign upang maintindihan kung paano ang manifestation ng inyong kapalaran. Salamat sa panunood, hanggang sa muli, be blessed.